saan ka man sa buong bansa, angat ang kwento mo. Yan tayo! Walang balitang palalampasin, hitik sa storyang di ka mabibitin. Yan tayo! Ito ang programang magtutulay, magseserbisyo, at makikinig sa boses ng Pilipino. Yan tayo! Kasama sina Noel Alamar at Dennis Tatu. Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino. Yan tayo! Magandang Luzon, Visayas at Mindanao, ikadalawa sa buwan ng Nobyembre, taong 2024. Ito po ang programa na maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa, tampok ang mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon. Sa ngalan po ng aking partner na si Noel Alamar, ako po si Dennis Dato, nasaan ka man sa Pilipinas, bida po ang kwento ng Pilipino dahil yan tayo, wala po si Noel Alamar. Hindi na naman nakatawid, bagamat may biyahe ang mga barko. Eh alam mo naman, dumadalaw doon sa kanyang mga kamag-anak na mayapa na. Samantala, mamaya magkwentuhan tayo ha. Dadakuan natin mga updates sa epekto ng Bagyong Christine at Bagyong Leon. Pero narito muna ang unang ratsyada ng ating mga balita. Ratsyada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula sa Luzon. Unahin natin ang balita sa Cavite. May bago ng alkalde ang bayan ng Silang, nanumpa na si Edward Carranza bilang permanenteng mayor matapos na maglabas ng dismissal order ang ombudsman sa nooy na suspending mayor na si Alston Kevin Anarna dahil sa grave misconduct at serious dishonesty. Si Carranza na vice mayor ay nagsilbing acting mayor simula nang masuspindi si Anarna noong buwan ng Abril. Nanumpa na rin ang bagong vice mayor na si Mark Anthony Toledo. Nag-ugat ang kaso ni Anarna sa reklamo ng isang concerned citizen sa umano'y maanumalyang pagbili ng mga bulaklak at ilaw na ginamit sa Silagueño Ball noong kapistahan ng bayan noong buwan ng Enero noong nakaraang taon. Sa pahayag sa kanyang social media account, sinabi ni Anarna na iaapila niya ang kaso sa Korte Suprema. Balita naman sa Oriental Mindoro, nagpadala ng isang composite team ang Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco sa Batangas. Binubuo ang team ng mga construction at maintenance personnel, healthcare workers, isang boom truck at maintenance vehicles na pinangunahan mismo ni Ormeco General Manager Humphrey Dulor. Layo nito na tumulong sa rehabilitasyon ng Batangas 1 Electric Cooperative o Batelec 1 para maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Christine. Balita mula sa Visayas. Narito naman ang mga balita sa Kabisayaan. Nagtayo ang mga sundalo sa Samar o nagtayo ang mga sundalo ng Philippine Army 87th Infantry Battalion ng 7 karagdagang bahay para sa mga dating miyembro ng New People's Army sa bayan ng San Jose Dibuwan sa Samar sa ilalim ng Saad Nga Balay Project. Nauna lang naitayo ang 10 bahay na pinunduhan ng provincial government. May 2 kwartong bahay at may isang CR at ang disenyo ng bahay ay kalahati konkreto habang kalahati ay abakan o sawali. Sa Misamis Occidental naman, nagkaloob ang pamahalaang panlalawigan ng 43 pesos per kilo ng bigas sa idinraos na Ascenso Trade Fair sa Oroqueta City. Ayon kay Provincial Agriculture Officer June Salaguste, layo nito na mapagkalooban ng abot kamay na presyo ng bigas ang komunidad, partikular ang mahihirap. Para mapagbigyan ng lahat, hanggang 5 kilo lamang ang pwedeng bilhin ng isang customer. Balita, balita mula sa Mindanao. 5 minuto makalipas sa ika-4 ang umaga, narito naman ang balita sa Butuan City. 7 miyembro ng New People's Army o NPA ang sumuko sa Police Regional Office Caraga matapos ang pakipagdegosasyon ng mga otoridad. Kabilang sa sumuko sa Agusan del Norte Provincial Police Office ay ang isang 27 anyos na rebelde na si alias Dems na miyembro ng Sandatahang Unit Propaganda Sikop ng NPA North Central Mindanao Regional Committee. Isinuko rin ni alias Dems ang mga baril at bala. At sa Maguindanao del Norte, nagkaloob ng ayuda ang Police Regional Office BARMM o Bangsamoro Autonomous Region para sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine.
Bawat food pack ay naglalaman ng bigas, instant coffee, canned goods, powdered milk, biscuits, instant noodles at bottled water. Ang durasyon ay pinadala sa PNP Food Bank Child Development Center sa Krame na tumatayong Central Relief Center ng PNP. At yan po mga balita ng aming nakalap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo. Oy, kumusta po kayo mga kaserbisyo? Mahigit isang linggo na po buhat ng manalasa ang bagyong Christine. Kumusta po ang ating mga kababayan na naapektuhan sa Kabikulan, sa Naga, diyan sa Albay, sa Quezon Province, lalo na sa Batangas na talagang nasapol, na hindi akalaing masasapol ng bagyong Christine. Kumusta ang pagbango ng ating mga kababayan doon? Ay sali po kayo sa ating talakayan. Magpadala po rin inyong mensahe sa ating teleradio servisyo Viber Line 0919-278-3000. Ulitin natin ha, 0919-278-3000. At patuloy niyo po kaming napapakinggan sa Radyo 630 at sa bayang napapanood sa teleradio servisyo. Kami po ang kaservisyo niyo sa paghati ng balita at mga pangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mamaya po ay dadakuan natin ang lalawigan ng Batangas. Makakausap po natin ang alkalde ng bayan ng Laurel. Isa po sa talagang napuruhan ng bagong Christine. Kumusta na ba ang ginagawang clearing operations doon? Nararating na ba ang iba-ibang mga barangay na ilang araw na na-isolate dahil sa mga naputol na daan, mga bumagsak na tulay? Inaabangan ito ni Sander Cayabyab. Kanina pa nagbe-message si Sander Cayabyab na maaga daw nagigising. Pupuntahan din natin ang Mindoro sapagkat marami din palang bayan doon ang naapektuhan ng bagyong Christine. Binaha din sila at meron pa pong isang barko, cargo vessel ito, na kukuha tayo ng update dito sapagkat ito pala ay nawawala. Hindi pa masabi kung lumubog na. Ayaw pang sabihin ang Philippine Coast Guard na lumubog na sapagkat wala pa naman nakakakita kung ito'y lumubog na nga. Pero may mga report na ang mga residente sa Occidental Mindoro, lalo na sa may Paluan at Mamburao, na may mga nakita na mga naglutang ang mga patay na kalabaw na karga nitong cargo vessel. May mga na-recover na ding mga life jacket at mga tangke. So, hinahanap pa ngayon ng Coast Guard kung nasa saan itong barkong ito sapagkat wala talagang communications. Galing itong Taytay, Palawan. Nung panahon ng bagyong Christine ay naglayag pero ito'y magsha-shelter lamang kaya bumiyahe. Ibig sabihin ay magtatago pero simula noon ay hindi na ito na-contact ng Coast Guard at ng kanilang opisina hanggang sa mabalitaan na nga itong mga naglutangang mga patay na kalabaw at mga life jacket at iba pang mga gamit na may tatak ng MV Santa Monica A1, itong pangalan ng cargo vessel na nawawala. So ayaw pa sabihin kung lumubog. Luna nito ay mga 10 tripulante. Yan. Mamaya makakausap natin ang Coast Guard sa Mindoro. At susubukan din natin makakausap ang kamag-anak ng ilan sa mga tripulante nitong nawawalang barko na ito na galing nga doon sa Taytay, Palawan. Kukumasahin din natin ang mga dinaanan ng bagyong Leon. Bagamat ito pong bagyong Leon ay hindi nag-landfall. Una kasi inaasahang tatama ito sa Batanes. Magla-landfall sa may Itbayat. Pero lumihis nga po ito. Pero nagtaas pa rin ang signal number 5 doon. Naka-apekto din. Pero marami din na pinsala. Pero hindi ganoon katindi ang naging epekto. Mabuti naman. At dahil nga ang ating bansa ay hindi pa rin nakakabangon doon sa epekto ng bagyong Christine tapos biglang sinundan agad doon bagyong Leon. So mamaya ay makakakuha din tayo ng impormasyon noon sa mga lugar na dinaanan niyan. Alamin natin at sa pag-asa may bago pa bang bagyo kasi may mga kumakalat na balita na meron daw isa pang sama ng panahon na posibleng pumasok sa ating bansa. So mamaya po lahat ng yan sa ating talakayan dito sa Yan Tayo.
kayo po ay mag-send, magpadala ng mga mensahe sa amin para makuha namin ang iba pang mga impormasyon sa inyong lugar. Makuha namin ang mga opinion nyo, komento sa mga issue na ating pag-uusapan. 11 minuto makalipas, ika-4 ang umaga. Magbabalik tayo sa ating pagbabalik. Dadakuan natin ang Batangas. Makakausap natin doon ang lagi itong suki ng mga public service. Yung Lipa, yung Lasak, Lipa Archdiocesan Social Action Commission, Emergency Operations Center, na abalang-abala po sa ginagawa pong relief operations sa mga naging biktima ng bagyo dyan sa Batangas. Sa ating pong pagbabalik yan. Yan tayo sa Teleradio Servisyo at Radyo 630. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa mga kwentong nayon. Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. 14 minuto makalipas ay ka-4 ng umaga. Ako pa rin po inyong kasama dito sa Yan Tayo, Dennis Dato. Wala pa rin po si Noel Alamar, ang ating partner. Pangalawang Sabado na niyang wala. May mga importante lamang po siyang inaasikaso sa Mindoro. At ngayon po ay dakuan natin ang Batangas, kung saan po ay buhay na buhay ngayon ang bayanihan sa aming probinsya sa Batangas, yung po tinatawag naming tulungan sa oras po ng pangangailangan ng mga kapwa Batanggenyo ay nagkakaisa po ang lahat para matulungan ang mga nasa hindi magandang sitwasyon, para tulungan yung mga nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad at trahedya. At isa po sa abala dyan ay ang Lipa Archdiocesan Social Action Commission o LASAC, yung kanilang Emergency Operations Center. Ito ay laging busy sa pagputok ng bulkan Taal, sa pagtulong doon. Pero ngayon ay iba namang hamon ang kanilang hinaharap sa nangyari nga pong pananalasa ng Bagyong Christine na hindi inaasahan namin doon sa Batangas. Ano na ba ang ginagawang tulong ng LASAC? Kukumustahin natin yung kanilang relief operations. Makakausap natin via Zoom ang kanilang acting incident commander ng LASAC Emergency Operations Center, si Ginoong Paulo Ferrer. Good morning, kaservisyong Paulo. Good morning, kaservisyong Dennis at siyempre sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga. Magandang umaga. Kumusta ang Batangas, Paulo? Ayun, actually dito sa Batangas, Dennis, ay maayos na ang panahon, ano, ang lagay ng panahon. Naging mainit maghapon kahapon. At nagkaroon tayo ng pagkakataon para bisitahin yung ilang mga apektadong lugar, lalong-lalo na after ng pananalasa ng Bagyong Christine. Okay, bago ko tanungin yung ginagawang relief operations nyo, ano muna itong LASAC para sa mga ating tagapakinig? Ano ba itong LASAC? Ito ba'y part ng simbahan ng Batangas, ng Lipa? Oo, Dennis, ang LASAC o ang Lipa Archdiocesan Social Action Commission Incorporated ay bahagi ng simbahan ng Archdiocese of Lipa. Ito ang opisyal na social service arm ng Archdiocese of Lipa. Kumbaga, kung sa ibang mga kumpanya na alam natin, ano, ito ang foundation ng ating simbahang Katoliko dito sa Lipa o sa Batangas, lalawigan ng Batangas. Kanina nga binabanggit yung Paulo, nung pumutok ang Bulkang Taal, nung pandemic, ay kayo isa sa talagang aktibo sa pagtulong sa mga nasalanta nating mga kababayan. Ngayon, narito naman ang epekto ng Bagyong Christine at kay isa na naman sa nangunguna sa relief operations sa pagtulong sa ating mga kababayan. So, bigyan mo kami ng detalye. Nasa na ba ang LASAC sa ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan? Oo.
Dennis, malinaw sa amin ano, sa struktura ng simbahan, lalong-lalo na sa ganitong mga panahon ng kalamidad na kami ay augmentation lamang sa ginagawa ng lokal na pamahalaan. Uh-uh. Alam natin na sa buong Pilipinas, may structure tayo ng mga social action commission sa bawat dioceses o arsidioceses. At tayo bilang augmentation ay direktang nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Uh-uh. Dito nga sa lalawigan ng Batangas, ang LASAC ay miyembro ng PDRMC. Uh-uh. Ano na nakatuon sa pagresponde dito sa mga epekto ng mga kalamidad. Maikwento ko lamang siguro, Dennis, ano noong nabalitaan natin yung pagpasok ng bagyong Christine at alam natin na unang nanalasa ito sa Kabikulan, mm-mm, tayo dito sa Batangas ay naghanda. Nagbukas tayo ng Emergency Operation Center para matulungan yung mga taga-Bicol natin sa Bicol. Nanawagan tayo para matulungan at maassistihan ang mga taga-Bicol. Only to find out na the next day, tayo naman tayo sa Batangas. Yung mga nakakalungkot to. Hindi nga tayo. Oo, hindi natin inaasahan talaga na Batangas ang isa sa tatamaan dahil lagi ngayon lamang nangyari sa Batangas, Paulo. Ikaw dati ka ding reporter. Ngayon lang nangyari na talagang nasalanta ng todo ang Batangas. Dumadaan ang mga bagyo sa atin pero ang mga epekto niyan, napuputol na puno, natutumba, bumabagsak na poste, mm-hmm, hanggang doon lamang. Pero hindi ganito katinding. May flash flood, may landslide, na malulubog yung ilang bayan sa Makapal na putik. So, yung Balasak, talagang ano, anong naramdaman nyo? Nung naalaman yung ang Batangas na ang grabe, ang pinsala, kinagulat nyo talaga ito? Oh, actually, Dennis, dahil ang activated ang Emergency Operation Center natin noon, ano, at noong isa-isa nang nagdadatingan yung mga reports ng pagbaha, ano, pagtaas ng tubig, talagang nakakabahala dahil patuloy yung ugnayan natin sa mga parish coordinators natin, ano, dahil yun ang istruktura natin, nangangamusta tayo kung ano na ang lagay. Mm-mm. At noong humaba nga, ano, yung buong maghapon, yung pag-ulan, sobrang lakas ng ulan, tapos yun yung tumataas ng level ng tubig, bumabaha. Mm-mm. Hanggang sa kinabukasan, noong 24, nagkaroon na tayo ng mga updates na meron ng mga casualties, pagguho ng lupa. Mm-mm. Yes, may mga casualties. Unti-unti nang tumataas yung bilang ng casualties, ay talaga namang tayo yung nabahala. Dahil unang beses itong nangyari sa atin kasi dahil kung maaalala mo, ano, yung pag-respond natin ng pagputok ng Bulkang Taal, halos wala tayong naiulat ng casualty. Pero ito, dito sa pananalasa ng Bagyong Christine, talaga namang tumaas at napakataas ang bilang ng casualties natin. Oo, at saka talagang parang buong bayan, halos kalahati ng Batangas yung naapektuhan. So paano nyo tinugunan ito nung oras na yon na ito na, grabe na ang natatanggap yung impormasyon, marami ng patay, marami ng nawawala, maraming mga lugar ang hindi na marating, hindi na mapasok, natabunan na ng putik. Paano tinugunan yun? Ano yung hirap na kinaharap nyo sa pagtugon? Actually, Dennis, noong nararanasan natin dito sa Batangas yung tuloy-tuloy na pag-ulan, nandiyan na nagdadatingan na yung mga request ng mga parokya. Ano, kasi hindi siguro alam sa marami na ang mga parokya ang unang nagbukas as evacuation center sa kanilang mga nasasakupan bago pa na do in coordination ito sa local government, ano, habang iniintay natin yung paghupa ng baha, yung pagtigil ng ulan, yung mga malalapit sa mga parokya, lalong-lalo na sa mga area ng Lemery at ng Batangas City, nakipag-coordinate sila at nagbukas yung mga parokya natin as temporary evacuation center. Oo. At noong humupa na nga yung tubig, yung pagbaha at pag-ulan, unti-unti silang in-endorse sa mga LGUs natin. Oo. So, ano, yun yung isa sa mga naging pangunahing pag-responde natin sa simbahan. So kayo ay namimigay din ng mga relief goods. So saan-saan na kayo ang mga nakarating? Ano na yung mga lugar na napuntahan nyo, Paulo? Oo. Sa pamamigay natin ng mga relief assistance, nakapag-assiste na tayo actually sa
Higit 10 munisipalidad. Oo. Itong 10 munisipalidad na ito ay binubuo ng mas marami pang parokya, lalong-lalo na dito sa Lipa City. Mm-mm. Na hindi rin natin inaasahan na lubos na maapektuhan. Mm-mm. So dito sa Lipa City, meron tayong 5 hanggang 6 na parokya na naasistihan. Mm-mm. Samantalang meron pa tayong ibang mga munisipalidad, 8 munisipalidad na naka-focus sa pag-aasiste ng pagbibigay ng mga relief assistance, lalong-lalo na yung mga lugar dyan sa District 1 at District 3 na talagang lubos na naapektuhan ng Bagyong Christine. Oo. Ang LASAC ay hindi lamang tumutulong sa pagbibigay ng relief goods. Nandyan din yung pagtulong nyo sa mga namatayan, lalo na sa yung psychological effect nito. Nagsasagawa din ba kayo doon ng mga debriefing, mga ganyan, lalo na doon sa mga talagang yung pakiramdam nila ay wala na silang karamay, lalo't na ubos yung kanilang pamilya, yung mga nawala ng kabuhayan. Oh, Dennis, patuloy yung pakikipag-ugnayan natin. Ano, actually, meron ng mga volunteer na gustong mag-conduct ng psychological first aid. At ito naman ay kaagad natin na ini-endorse sa mga parokya na concern. Lalong-lalo na doon sa area kung saan marami nga ang casualties. Nandiyan na ang bayan ng Talisay. For one, meron tayong na-coordinate dyan. Sa Agunsilyo, lalong-lalo na doon sa mga bata na nasa evacuation center, nandiyan na ating mga religious congregation. Ang ating Commission on Catechesis na nasa ground noong kasagsagan ng syempre kumbaga relief assistance natin pamimahagi, ano, sila yung nag-organize sa mga grupo ng kabataan at nakikipag-usap sa mga apektado at sa mga na-traumatize, ano, dahil dito sa epekto ng Bagyong Christine. Oo. Ngayon niya, talagang sa mga, lalo na doon sa mga bata na nawala ng mga magulang, nawala ng mga kapatid, mahalaga na talagang mayroon agad silang karamay, mayroon agad silang napaghihinga, napapaglabasan ng sama na loob. At nakita ko nga doon sa Balete, nakita ko agad yung isang madre na nakaalalay doon sa isang bata na nawala ng mga magulang dahil sa landslide doon sa may area ng Balete, Batangas. So, Paulo, ano-ano yung mga pinapanawagan yung tulong? Marami pa bang dumarating na tulong sa inyo na mga nag-donate? Saan dadalhin? Ano yung mga kailangan ang i-donate ng ating mga kababayan? Oo. Patuloy yung pagdating ng donations natin, Dennis. Ano, at nagpapasalamat tayo sa mga tao at sa mga organisasyon na walang sawang sumusuporta sa atin. Ilan sa mga talagang pangangailangan, lalo na kahapon sa bayan ng Laurel, ano, tayo ay nakipag-ugnayan sa ating kura paroko kay Father Gerard. At ang pangunahing pangangailangan, lalong-lalo na alam natin yung mga nasa evacuation center, they are well taken care of by the LGUs. Ang ating pakikipag-ugnayan ng lokal na simbahan sa LGU ay ang simbahan ang umaasiste doon sa mga in-house evacuees. At batay sa aking panayam sa ating kura paroko doon, ang kanilang tugon doon ay ang pamamahagi ng mga food packs. Ano, kailangan ng bigas, ng mga delata, yung mga pagkain na tubig. Aasiste para makaagdon. Tubig, yes, oo. Makaagdon yung mga nasa in-house evacuation kasi even doon sa bayan ng Laurel, hindi pa halos bumabalik ang komersyo at syempre wala pang agad-agad mabibilhan ng mga pagkain. Oo. So ito yung assistance na kinakailangan nila. Oo. At patuloy rin ng pagdating ng mga banig, blankets, dahil yung mga kababayan natin ay lalo na yun nasa evacuation center. Syempre, mga wala silang naisalba ng mga gamit dahil natangay yung kanilang bahay. Kung ano nga lang daw, kung ano lang suot nila nung oras na yon, nung araw na yon, yun lang ang naisalba nila. So, ang bukod sa pagkain, sa tubig, kailangan ng mga damit, kumot, banig, mahihigaan, mga gamit sa kusina para makapagsimula, mga kaldero, kawali, yan ang kailangan din na Paulo. At isa pa, nakita ko sa pangangailangan ay kailangan ng pala. Kasi ang daming nalubog sa putik. So, kailangan ng pala para mahukay, ipampala doon sa mga putik
na malinis yung kanilang mga bahay. So yun, baka may makakapag-donate din ng mga pala kasi kung bibilihin mo yung pala, mahal din yun. So alam mo ating mga kababayan, walang-wala na ngayon. Yung availability sa local. Wala ding mabibilhan. Kabilang din siguro, Dennis, dun sa pangangailangan, syempre yung sa basic water and sanitation, hygiene, yung wash na tinatawag. Mm-mm. So namimigay din tayo ng tissue. mga sabon, syempre para sila yung makapaglinis sa kanilang mga area. Tsaka yung mga ano, sa mga bata, pangangailangan ng mga bata. Hindi ko alam kung pwedeng i-donate ang mga gatas. So, pero marami pa, mga diaper, yan, kailangan din. Mm-hmm. Yan. Yes, dinidiscourage natin yung pag-donate ng gatas ano dahil ito ay napakasensitibong pagkain. In-encourage natin yun. Siyempre, assistance yung mga diapers, pamalitan, yun yan, damit. Actually, marami ang humihingi ng damit dahil wala talaga silang maibigay. Pero siyempre, panawagan natin na hindi lang basta damit yung ibigay, mga decenteng damit. Yes, kasi minsan, ang ibibigay nila yung mga hindi naman papakinabangan. O yung isa, yung iba, karanasan natin ng taal. Naging tampulan ng kaya nga, naging party, naging party-party mga Amerikano na dinodilate. Huwag naman kasi hindi naman yung kakailanganin. Yung mga uniform ng mga kung ano-ano. Pero nagpapasalamat pa rin tayo sa mga tumutulong. Pero sana maging ano naman tayo, yung sensitibo kung ano yung ibibigay. Hindi basta makapagbigay lamang. Ano, Paulo? So saan pwedeng dalhin, saan pwedeng puntahan ang LASAC para i-donate itong ating mga, para mag-donate sa ating mga kababayan? Oo. Sa mga interesado pong mag-donate, makibahagi sa advocacy ng ating simbahan, sa pag-assiste, sa pag-augment sa ginagawang response ng ating gobyerno, mangyaring bisitahin lamang po ang aming opisina, LASAC Emergency Operation Center. Mm-mm. Ito po ay nakalocate sa Barangay Marawi, Lipa City. Mm-mm. Sa loob ng St. Francis de Sales Major Seminary Compound. Mm-mm. Makikita nyo naman po yun ano, sa labas along the highway. Medyo papasok lamang kayo at pagpasok nyo doon sa compound, makikita nyo na agad LASAC Emergency Operation Center. You can drop off your donations, in-kind donations. Again, nangangailangan kami ng bigas, mm-mm, mga canned goods, ano, mga banig, blankets, mga decent kumot, clothes para pamalitan ating mga kasamahan. Sabon, at syempre, lahat, shampoo, yan, sabon, toothbrush, toothpaste, mga ganyan. Kailangan, di ba? Yes. Oo. So, ano na yung mga lugar na napuntahan nyo, Paulo, na narating nyo? Nakapag-assist tayo, Denny, sa, of course, sa District 3, ano, sa bahay ng Agoncillo, Laurel, Tanawan. Sa District 1, isa sa mga severely affected ay yung mga kababayan natin sa coastal town ng Nasugbu. Mm-hmm. Na-assistihan din natin yan. Doon sa mga bayan sa along the Taal Lake na may mga matataas na dalisdis, nandiyan ang mataas na Kahoy, Cuenca, siyempre bahagi ng Lipa. Oo. Mm-hmm. Alitagtag and Lipa. Yan yung mga area na nirerespondehan natin, Dennis. Minsan kasi may mga lugar na hindi napapansin pero nandun din yung pangangailangan ng mga naapektuhan. Kasi pag minsan nakafocus na ang lahat ng donations sa isang lugar lamang. Halimbawa kung itong Laurel na talagang ito lagi ang nasa balita, doon bumubuhos lagi ang mga ayuda, mga tulong. Pero ang hindi alam na ng lahat ay marami pang mga lugar na naapektuhan, lalo na yung malalayo, mga liblib na nangangailangan din na hindi lamang napapasama sa mga balita, Paulo. So doon siguro dapat din mag-focus tayo para naman lahat ay magkaroon ng tulong, Paulo. Oo, Dennis, siguro gusto lang i-highlight ano, syempre, sa mga areas ng Lemery at Nasugbu, meron pa rin tayong mga ilang evacuees. Mm-mm. So ito yung mga kailangan natin tugunan. May area pa rin na ilan na lubog sa tubig baha. Mm-mm. At dahil doon, hindi makabalik yung mga kababayan natin sa kanilang mga bahay. Mm-mm. So ito siguro yung mga kailangan natin pagtuunan bilang pag-assiste natin ano sa response na ginagawa ng pamahalaan. Oh. At syempre, ito naman ay hindi para
magturuan ano kundi hindi panahon ngayon ng turuan kundi panahon ng bayanihan. Kailangan natin magkaisa para tugunan ang pangangailangan ng mga higit na nangangailangan nating kababayan. Pwede din ba mag-donate sa inyo ng cash? Oo, tumatanggap din kami, Dennis, ng cash donation dahil sa bulk ng mga dumadating na in-kind donation, nakikita natin marami din sa ating mga kababayan ang humihingi na ng financial assistance para sa pagtugon sa pagsasaayos ng kanilang mga bahay. At dito na nga pumapasok yung consideration natin na pasukin na ang recovery and rehabilitation phase. Gayong meron pa rin mga nangangailangan ng relief assistance, maganda na napapag-isipan na natin kung paano natin sila maa-assistahan in the long run. So may pangmatagalan pala kayong programa na inihahanda para sa mga naapektuhan. So hindi lang sa panahon ngayon na may nagbibigay kayo ng ayuda. Siguro katulad ng Bulkan Taal, may mga pabahay din kayong naiisip na gagawin doon sa mga nawala ng tahanan sa Laurel, sa Agoncillo, sa Talisay. Tama, Dennis. At yan nga yung isa sa napag-usapan namin ng Cura Paroko ng Laurel, Batangas, ano, na tayo ay patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga partners natin. At nagsisimula na yung initial stage ng briefing tungkol sa mga possible na projects na gagawin. Kahapon, kaya din kami, isa sa mga objectives ng pagbisita namin sa ground ay bisitahin yung mga nauna nating beneficiaries noong pumutok ang Bulkang Taal. Kung kamusta nga ba yung mga pabahay natin. Kumusta yung sila? Assistance natin doon sa area. Marami naman sa kanila ay maayos. Gayong ang ilang mga area, syempre, dahil sa landslide ay kinailangan lumikas. Pero isa rin kasi, maganda, Dennis, ano, na may point out, isa sa consideration natin doon sa housing project noong pumutok ang Bulkang Taal ay ang identification ng relocation site na safe. So kung sakaling muling pumutok ang Bulkang Taal. At ngayon nakita natin na even yung sa mga landslide at flash flood prone areas, kailangan din natin i-consider. Ano, kailangan natin ma-i-develop yung criteria natin na ilalagay para sa mga susunod natin na housing projects. Talagang hindi pa nga tapos yung project nyo sa pagputok ng Bulkang Taal. Ito na naman, may paribago na naman tayong hamon sa Lasak. May hamon na naman ang mga kapwa natin, Batanggenyo, dahil nga dito sa Bagyong Christine. Nung una mong makita, nung marating mo, Paolo, yung mga lugar na nasalanta, ano ang naramdaman mo sa personal mo? Ano yung pumasok sa isip mo na inakala mong mangyayari ba ito sa Batangas? Ganito katindi yung pinsala. Alam mo, Dennis, ang unang pumasok na emosyon siyempre ay ang panlulumo. Dahil una na nating nakita itong ganitong senaryo nung pumutok ang Bulkang Taal. Pero ang nakakalungkot dito siyempre ay yung bilang ng mga nawala ng buhay. Yung mga casualties natin, ano, gayong buhay na buhay ang bayanihan, kahapon nga, ano, kita natin yung assistance ng mga tao, yung pasensya sa haba ng traffic, sa abala. Kita natin na lahat ay nagtutulungan, pero itong ganitong senaryo, ano, kita ko habang binabaybay namin yung Talisay, yung mga Laurel, yung dalisdis ng mga kabundukan, para siyang usapan nga namin, parang kinalmot yung kabundukan. Yung mga bundok, parang may mga kamot. Parang may mga kamot, oo. Kinalay, yes, parang kinalaykay. Yung mga landslides, ano? Oo. Yes, na hindi mo lubos maisip na mangyayari, ano, dito sa ating lalawigan. Siguro ito isang wake-up call na rin sa atin na talagang hindi dapat natin pabayaan ang ating kalikasan dahil yung mga troso, yung mga malalaking punong kahoy na nakakalat sa buong munisipalidad ng Laurel ay hindi may pagkakaila, ano, yung mga troso na bumara doon sa tulay, kaya naputol yung tulay, ano. Hindi may pagkakaila na ito ay dahilan ng pagpuputol ng mga puno sa kabundukan. Kahapon niya, Paolo, nasa Taal Lake ako sa Balete, sakay ako ng rubber boat ng Philippine Coast Guard.
ay talagang makikita mo yung sa lawak ng mga naglutangang mga troso kahoy sa Taal Lake, napakalawak. Akala mo inilatag yung napakaraming mga kahoy sa Taal Lake. And nung napadaan din ako sa may Lemery area, yung lampas ang Fantasy World doon, papuntang La Aurel, yung sa may Canyon Woods, sa may Tagaytay area, tanaw na tanaw mo talaga yung napakaraming mga landslides sa kabundukan na para talagang kinalmot, kinayod talaga yung kabundukan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, sobrang dami, hindi mo kayang bilangin sa dami ng mga landslide. Oo. O nakakakilabot yung makikita mo na talagang tayo sa mga Batangas, sino mag-aakala na itong Batangas, napakagandang lugar, na mataas, wala ka na babalitang baha, wala ka na babalitang mga landslide, ito ang mangyayari. Yan, pinakikita natin ngayon sa video, yung dami ng mga naglutang ang mga kahoy sa Taal Lake. So, grabe. Grabe talaga, Paolo. So, marami, kailangan pa rin nyo ng mga volunteers para sa relief operations. Kailangan din nyo ng mga donation pa na sa inyong pagkakataon para manawagan sa ating mga kababayan. Hindi lamang sa Batangas, kundi sa lahat ng nararating ng ating programa. Oo. Patuloy po ang operasyon ng Lasak Emergency Operation Center sa darating na linggo, November 4 to 8. Isang buong linggo pa rin po tayo magsasama-sama. Kaya naman patuloy ang ating panawagan sa mga Batanggenyo at sa mga kaibigan natin, yung mga gustong tumulong, mga collaborators natin. We are calling for volunteers po sa ating Emergency Operation Center. Ito po yung mga tumatanggap ng tawag, nangangamusa sa mga areas, para malaman natin kung ano yung pangangailangan at same time pakikipag-coordinate sa ating mga partners, sa ating mga donors, para ma-allocate po natin na maayos sa ating mga resources. Patuloy rin po kami tumatanggap ng in-kind donations. Muli, ang pangangailangan pong lubos ay ang bigas, mga canned goods, tubig, nandiyan din ang banig, blanket, mga diapers, mga pang hygiene kits, yung mga sabon, toothbrush, toothpaste, at mga timba at pala. Mm-hmm. Gayun din, nananawagan din kami sa mga cash donations. Mm-hmm. Dahil nabanggit ko nga po kanina, we are already planning for our recovery and rehabilitation. Gayong medyo mahaba-haba pa itong relief. Kailangan na natin pagplanuhan kung paano natin matutulungan in the long run ang ating mga kababayan. Nananawagan din po kami ng tulong sa inyo. At gusto ko na rin kuhanin ng pagkakataon, Dennis, para yes, pasalamatan yung ating mga donors natin. Nandiyan na ang Caritas Philippines, ang Caritas Manila, na unang-unang nagpadala ng kanilang mga tulong in-kind at cash. Nandiyan ang Tanging Yaman Foundation. Uh-uh. Nandiyan ang mga private organizations kagaya ng PWC, na agad bumisita dito sa atin. Ang Couples for Christ, na talaga nagpahiram na kanilang mga human resources on ground. Ang ating mga tracking services, ang Joel Chavez Tracking Services. Uh-uh. Maraming salamat po sa mga pagsuporta. At syempre sa mga kaparian, sa mga laiko, at sa mga volunteers na walang sawang tumutugon sa pangangailangan po ng ating mga kababayan on ground. Maraming salamat. Huwag po sana tayong mapapagod dahil medyo mahaba-haba pa po ang ating pagtutulong-tulungan para muli ay maibangon ang ating lalawigan at ma-enrich natin yung culture ng bayanihan dito sa Batangas. Okay. Maraming salamat, Paolo. Saan niya po pwedeng ipadala, puntahan ang Lasak? Saan niya ang tanggapan nito dyan sa Lipa? Muli, maaaring bisitahin ang aming Emergency Operation Center sa Barangay Marawoy, Lipa City. Sa loob ito ng St. Francis Major Seminary Compound. Makikita nyo na yung aming opisina doon. Okay. Minsan, dadaan ako dyan, Paolo, sa inyo. Bibisitahin ko uli ang Lasak. Maraming salamat, Paolo. Ingat kayo at sama-sama tayo sa pagbangon ng Batangas. Maraming salamat. Si Paolo. Maraming salamat, Dennis. God bless. God bless si Paolo Ferrer, ang Acting Incident Commander ng Lipa Archdiocesan Social Action Commission Emergency Operations Center. 4:42 ng umaga, magbabalik po ang Yan Tayo. Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan Tayo. Nagbabalik po ang Yan Tayo. Dito pa rin po sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630.
630 kHz po sa inyong talapitan. Naka-live stream na ba tayo? Wala pa rin. Hindi yata nagising. Okay, isa pa po sa ating pupuntahan ngayon ay ang Balete, Batangas. Napakasakalap po, napakalungkot ng balitang ito. Galing po kahapon doon sa Balete, Batangas, sa isla ng Sitio Chaten, kung saan po ay nangyari ang landslide at flash flood. At isang pamilya po ang hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan, 6 na miyembro ng isang pamilya. Pero po yung pampito ay natagpuan na ang 11. Una natagpuan po yan yung 84 na taong gulang na lolo. Ang masakalap po dito, yung pamilya ng nawawala ay isa pong rescuer. Miyembro ng rescue team ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRMO. Habang siya'y sumasagip ng buhay ng ibang mga tao nung kasagsagan ng bagyong Christine, ang kanyang pamilya naman ang nasa panganib. Hindi niya alam na nasa peligro na pala nung oras na yon. Kunin natin ang detalye nito mula kay Edwin Mendoza at kumusta na ba ang ginagawang search and retrieval operations. Ginoong Edwin Mendoza, ang rescuer ng MDRMO Balete, Batangas. Magandang umaga po. Si Dennis po ito dito sa Teleradio Servisyo. Magandang umaga po, sir. Sir Edwin, kumusta na po kayo? Medyo hindi pa rin po. Wala pong masabi kung okay ba ka kung wala pa pong Kahapon po ay kasama kayo ng Coast Guard, ng mga bumbero, ng mga pulis na naghahanap doon sa Sitio Chaten. Sumisisid kayo, inaalis yung mga tambak ng mga kahoy, mga lupa doon sa ilalim ng taalik. Kumusta po yung naging paghahanap nyo kahapon? Wala pa rin po. Wala pa rin po kami nakikita na kahit doon sa isa sa amin. Oo. Balik, kwento po nyo sa amin, sino pa po yung mga nawawala? Balik po yung panganay kong kapatid na lalaki, si Rubio Mendoza. Mm-hmm. Si Rubio na Mendoza, kapatid ko rin po yun. Mm-hmm. Laling Mendoza. Mm-hmm. At yung pong bayo ko, Rodrigo Palciso. Mm-hmm. Si J.C. Ocampo, pamakin ko po. Mm-hmm. Saka po yung pong ang pamahin po siya na si Jemaline Mendoza. Oo, so bali anim pa po. At yung inyong ama, una naman po nakita yung labi niya. Ano po? Opo. Opo. Pakinto nyo sa amin, Sir Edwin. Ano bang nangyari, sir, doon sa isla ng Sitio Chaten? Bakit hindi sila nakalikas doon sa lugar? Sa kong ko po sa aking pamilya. Mm-hmm. So, dahil nito sa po nila, may katibayan yung bahay. Mm-hmm. Na hindi nila inisip yung pwedeng magkaroon ng landslide. Mm-hmm. So kung alon lamang po. Mm-hmm. Hindi po sila nangangamba kung alon lamang yung. Oo. Mm-mm. So, yung bahay nyo doon, nakatayo, parang tatlong bahay lang yung magkakatabi doon, no? Yung dalawa talagang naubos, na wash out. So, nung oras na yon, pinalilikas na ba nyo? May plano ba sila talagang umalis doon sa lugar na yon? Bago po dumating yung kalakasan ng bagyo, bago ako pumasok, dumaan ako na kinausap ko rin na sabi ko ay mag-iingat kayo dahil may bagyo tayo. Mm-hmm. Maaari ay dumuon muna kayo doon ka ako doon sa dito po sa may dito po sa sentro ng Sitio Chaten na medyo sip sila. Mm-hmm. So, sabi sa akin ay huwag nang mag-alala at kaya naman daw sila doon. Mm-hmm. Nung pumasok po ako, dahil pagka ganito naman pong panahon na may mga bagyo, kinakailangan po talaga tayo sa trabaho natin. Mm-hmm. Nagdala na rin po ako ng mga damit na bisisan. Mm-hmm. Dahil ang inasahan ko naman po talaga noon ay dahil ang balita naman po ay signal number 1. Mm-hmm.
noong pong pagdating namin doon sa Balitina, tinawagan ko pa rin po sila. Sabi ko, para ka kung hindi maganda yung kuwang panahon dahil makulimlim, pinalalahan ako na rin na baka ako magkaroon ng pagguho. Oo. So ikaw, habang nandun ka sa, marami ka ng buhay na sinasagip noon sa bayan, sa mismong poblasyon ng Balete, marami ka na nasasagip na buhay. Ang hindi mo alam nung oras na yon, nangangailangan na ng tulong yung pamilya mo. Nung time po na naglilikas po kami, hindi may communication pa naman po kami noon. Pero hindi po mawala talaga sa isip ko yung pamilya ko. Dahil yung aking mag-ina naman, bago ako malis, talaga sinigurado ko na magiging safe sila. At itinuro ko sa kanila kung halimbawa nga po na at po sa misis ko, ang misis, kung halimbawa at lalakas ang hangin, tapos nito nalipad na hero, sinalaki ko ako sa kwarto. Ang babantay mo na lang ako ay yung baba at saka yung banda silang ng bahay natin po yung ikakong gumuho. So, iniwanan ko na rin po sila ng mga kaputi, flashlight, doon sa akin mag-ina. Palagi po akong natawag naman doon po sa aking mga ama na kausap po yung pamakin ko. Kung kung kwan ay sabihin mo ay sa umagang-umaga, umalis na kayo diyan sa area. Dahil delikado, dahil sabi ko nga sa kanila, matibay nga ang bahay sa alon, pero baka magkaroon ng landslide. Oo. Tagal na ka kung ang ating bundok ay gubat na. Dito po kasi sa amin, pagdami ng punong malalaki, tapos ang bagyo po, aalugin yung punong malalaki, tapos makukukulin ng ulan, talagang magkakaroon po yan ng landslide. Oo. And ang naging sagot po niya sa akin, ibibigay ko po kay Kakang Ilio, yung pong pangalan pong lalaki na nakapag-usap sa akin. Ang naging sabi ko po sa akin, Utol, pagka umuwi ka nga sa umaga, bibili mo ako ng kaping bara, ako na panlaga. Sabi ko, hindi pagka kayo naalis diyan. Ang naging sabi niya sa akin, hindi naman, okay naman kami dito. Hanggang nung kami nga po yung nagre-risk na dito sa Barangay Sala dahil una po lumubog sa bayan ng Balete ay Barangay Sala. Risk po kami, nabot po kami halos ng alauna. So tumawag ako na ulit sa aking kapatid. Sabi ko, kuya, kayo ay lumikas na. Sa kayo dyan dahil para ka kung hindi signal number one lang ito dahil napakalakas. Ang bayo ng hangin dito sa bayan ng Balete at maaari ka kung diyan sa inyo ay ganun din. Ang sabi sa akin ay okay lang naman dahil mahina naman yung dalang ko ka. Noong pong pang iyon na medyo sinakukulitan na sa katatawag ko ay ayaw rin naman ikang umalis din ng tatay. Ang naging sabi niya sa akin ay, ano ko ikaw utol gagawin ko? Ay, alam nga namang karutihin ko ang ating ama para lang sumunod sa akin. Ay, kung ano man ikay bahala ng Diyos. Naputol po din namin pag-uusap na hindi rin po ako mapakali dahil talagang ako yung para baga po ako kabog na kabog yung kaloobang na talagang parang merong hindi maganda. Parang mayroong mangyayaring hindi maganda. So, tumawag po uli ako na sabi ko, ipakibigay ka ako ng cellphone sa tatay at kakausapin ko. Dahil nung huling tawag ko po na yun, ang nagsabi na po sa akin ng kapatid ko, ay kung ikaw ang nadidini, baka sakali makinig sa iyo. Ngayon, sabi ko, hintayin ko lang ang liwanag ako'y uuwi. Sabi kong ganyan. Ang kawalang suwerte ko naman po, wala na po pala akong madadaanan. Lalaki po ang alon, lubog mo po yung Barangay Sala, yung bukana ng doon po ako dadaan. So, Edwin, kailan naputol yung communication mo doon? Kailan mo siya hindi na makontakt? Noong pong mga bandang alas 9 na po ng umaga, wala na po. Wala na pong... Yan ay... Webes na yan. Opo,
ang aming mga cellphone po ay parang wala na, wala nang sino, hindi na matawagan. Wala na communication po. Oo. So ikaw ay nung kasagsagan noon ay 'di ba nagre-rescue ka? Gaano paano mo nalaman na may nangyari na? Bali po ay noong mga bandang alas 11:00 mga kay doon po sa akin ay kapag ate ay kailangan yata kung sadyang kumuwi. Ang sabi naman po sa akin ng maid ko na ako may nagpapasalamat din po at siguro kung ako ay pinayagan po nila baka po wala na rin ako ngayon. Oo, oh, nagpaalam ka doon sa head mo sa MDRMO. Po, hindi ka pinayagan. Pinakuha ko yung dadaanan mo, ay talagang hindi na po pwede. Delikado ka na, baka mapahama ka na. Mm-hmm. Ano man ika, pagdasal na lang natin na sana wala na makikyari doon sa mga pamilya mo doon. So, kailan mo natuklasan na may nangyari na? Kung matuklas ako po, ay hapon na rin. Dahil po sa, siyempre, ano mangyari naman po yung sa aking pamilya, sa ako ng aking mga kapatid na nandito, ay pag-ikam po ng alas 2, alas 3 po. Mm-hmm. Na noong pong ang aking head po, ay nagpunta ng Paligawan para bisitahin yung mga evacuees doon. Mm-hmm. Nagkaroon po siya ng signal doon. Mm-hmm. Na nung may matanggap siyang message na gano'n, bumalik po agad sila. Oo. Ay ako, totoo, ay huwag ka mabibigla. Mayroon dumating na balik kung hindi maganda. Mm-hmm. Sinabi po nila sa akin. So, ako yung napatungo na lamang po. At talaga siyang nagsabi ko, Diyos ko, huwag naman po sana. Mm-hmm. Ang ginawa ko po, para po makakontak ako, tinanong ko sa aking head, ma'am, saan po kayo nagkaroon na signal? Mm-hmm. Ang sabi po niya sa akin, mula barangay Balabanan, Paligawan, dyan lang po, doon lang nagkaroon ng signal. Oo. Hiniram ko po yung sasakyan ng aming opisina, yung Estrada. Sabi ko, ma'am, para muna ako ng sasakyan at ako'y pupunta doon sa may signal at baka ako'y makakatawag sa amin. So, nung pong makarating na po kami ng may Malabanan yan, nagka-signal ako, doon na po ako nakakatawag sa aking isang matandang kapatid. Mm-mm. Na babae. Mm-mm. Na doon ko na na-confirm na talagang ang bahay na aking ama ay napuntahan ng aking isang pamangkin ay wala na. Oo. Ang masakit sa sinasabi nila ay talagang wala yung mga tao. Mm-mm. Ang sabi ko sa aking kapatid, ano, hindi ba ninyo kakukayang puntahan? Ay, unang-una, mga sira po ang bangka. Mm-hmm. At nadaanan so, din po ang landslide. Kailan nyo na narating yung area, yung sitio siya ten? Kabukasan pa rin po dahil po, gabi na, sinasabi po ng aking mga kapatid, kahit silang nadidito sa malapit, hindi po sila makapunta dahil kahit ambon-ambon lang, diretso pa yun. Diretso pa po yung pagkasira ng lupa. Diretso pa ang mga guho. Kaya naging sabi po na ang mga kapatid na nandito, ay totoo, huwag kang uuwi. Huwag kang uuwi at delikado. Wala kang dadaanin, baka madiskrasya ka. Oh. Ngayon, Edwin, gaano kasakit para sa ito na marami kang naisalbang buhay pero yung pamilya mo, wala kang nagawa. Hindi mo naisalba, hindi mo sila na-convince na lumikas. Sa totoo po niyan, sir, ay ang hirap pong ipaliwanag ng tsukdula ng sakit ng kalooban ko dahil naglalaro sa isip ko. Naiisip ko lang yung sabi ng kapatid kong panganay sa lalaki na, ay kung ikaw ang nandito, baka sakali. Mm-hmm. Yung po ang sabi ko nga, Diyos ko, bakit naman ako, kung bibigyan mo ng pagsubok ay ganito naman dahil pamilya ko naman yung pamilya ko naman yung kanya sinubukan ng ganitong kabigat na naging sabi ko nga po sa akin sa kanya nga si Joe ay hindi, wala naman akong alam na kasalanan para ako subukin kahit nga po sa pakikipag-usap ko sa kapwa at ako'y maingat na maingat dahil ayaw ko na akong makakasakit na ay sadyang napakasakit po dahil sabi ko nga
sa pagkatrabaho ko ay na, ang alam po nagampan ako yung tungkulin ko para sa bilang sa rescuer. Pero pagdating sa pamilya ko, ang nailag ko ay halos zero-zero po nga po ako. Wala nga po akong nagawa. Mm-hmm. Kung... ang sasambit ko na lamang po sa sarili ko pagka ako napapapunta doon sa bahay ng aking ama sa ngayon. Sabi ko, papasalamat din ako sa kanya dahil sa huling pagkakataon na sabi ko, tatay, magpakita ka na sa akin. Kahit sa isang araw, isa sa inyo makita ko, ay ako pa po ay nasa isyana. So, kung Edwin siguro, kung talagang nakinig lang siguro na lumikas doon sa iyong pangungulit, sana hindi nangyari ito. Sana buhay pa yung pamilya mo. So, anong plano mo ngayon, Edwin? Paano kung hindi na talaga? Kasi ito, sinisisid na yung Taal Lake dahil ang daming debris na tumabon doon sa ilalim. Baka nandun yung pamilya mo. Paano kung sabihin ng mga otoridad na, Edwin, wala na talaga, ihinto na natin ito, hindi na natin mahanap? Sa totoo po niyan, ay ako'y nakapag-usap na nga po dun sa ating mga rescue team. Ay, sabi ko nga sa mga kapatid ko, dahil una-una, nadadanasan ko rin naman po mag-rescue, ano po. Ang sabi sa mga kapatid ko, baka ako ipa-pull out ko na sila. Dahil lahat naman trabaho talagang din pinakita nila sa akin. Sabi mo nga, ito mga rescuer na sadyang alam na ang leader ng lokal na pamahalaan namin na ito ang sadya kailangan ko mga rescuer. Talaga pong puspusan, talagang digdigan mo kanilang trabaho. Lahat na may sabi nila sa akin, pero pag kung alin po yung lugar na po pwede pong inaakala nyo nandun, sasabihin po ninyo sa amin at atin pong hahalip sa atin. So, lahat naman po nagawa na. Tapos yung pong lawa, halos napakalawak na noong kanilang nilog. Naisipan ko na, sabi ko nga po, i-pull out na muna dahil sabi ko sa mga kapatid ko, may mga pamilya din yan. Isa pa, hindi lang naman tayo kako yung nabiktima. May mga karatig bayan tayo na hinahanap na hanggang sa hindi pa rin nakakita. So, nagsasabi ko po sa mga kapatid ko, ako naman ako ay palagi naman ako kung mag-iikot. Maasa na sila ay matatagpuan ko pa. Okay. Sige, Edwin Mendoza, salamat sa iyo at talagang hanga kami na marami kang buhay na nasagip at sana ay matagpuan na din yung pamilya mo na nawawala pa rin dyan sa may isla ng Sitios Yaten. Mag-ingat ka, Edwin Mendoza, isa po sa rescuer ng MDRMO Balete, Batangas, na sa kasamaang palad po ay mismong pamilya niya ang naging biktima nitong bagyong Christine. Ingat, Edwin, dyan sa Balete. Maraming salamat. Edwin Mendoza po, rescuer ng MDRMO Balete, Batangas, ating nakausap. Isa po doon sa mga residente doon sa Balete na nawalan ng maraming miyembro ng pamilya. Magbabalik po tayo sa oras na 5:03 ng umaga. Yan tayo sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Balita naman sa Iloilo, pumalo na sa 20 million pesos ang halaga ng pinsala ng Bagyong Christine sa agri-fishery sector ayon sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Isa rin ang naitalang nasawi sa Iloilo at 72 fishing boats at 4,700 bahay ang nasira. Ito naman ang balita sa Western Visayas. Nagpakalat ang Police Regional Office 6 ng 1,900 pulis para sa Oplan Undas. Tututok ang mga ito sa mga sementeryo, transport terminals, pantalan at iba pang mga matataong lugar. Naglagay din ang mga police assistance desk na nagsasagawa ng checkpoint and law enforcement operations, police visibility at iba pang police interventions para matiyak ang kayusan ng okasyon. Katuwang ng PNP sa operasyon ng iba pang ahensya ng pamahalaan, force multipliers at advocacy support groups. Balita mula sa Mindanao. Sa Davao, nasa bat ng Regional Operations Group ng Davao Regional Police
11 ang tinatayang 4.6 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa magkakahiwalay na operasyon sa Digo City, Davao del Sur. Ang operasyon ng mga otoridad mula sa natanggap na impormasyon ng mga otoridad sa nasabing mga smuggled cigarettes. Nakatakdang turnover ng Digo City Police sa Bureau of Customs ang mga nakumbiskang mga hinihinalang mga smuggled na sigarilyo. At sa Zamboanga City, sinampahan na ng kaso ng Critical Incident Management Task Group Eastman ang anim na suspect na sangkot sa pagdukot sa Amerikanong si Elliot Eastman. Una lang na-aresto ng task force ang tatlong mga ito na may direktang partisipasyon sa krimen. Isinampa ang kaso sa Provincial Prosecutor's Office sa Sindangan para sa paglabag sa Article 267 ng Revised Penal Code o Kidnapping and Serious Illegal Detention. At yan po ang mga balita ng ating nakalap sa nakalipas na mga oras. Dito po sa Yan Tayo. Samantala, dadakuan naman natin maya-maya ang Batangas. Walang pag-asa, no? Wala. Okay, sige. Dadakuan na natin ngayon ang Laurel, Batangas. Nasa linya natin si Mayor Lyndon Bruce ng Laurel. Kumuha tayo ng update sa ginagawang clearing operations doon. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga po, Sir Denise. Opo, kumusta na po? Huli tayo nagkausap, mga ilang araw na. Kumusta na ngayon ang Laurel po? Sa ngayon ay possible na mga national road. Mm-hmm. At halos nadadaanan na yung mga natambakan ng maraming lupa, puno, at halos kami nasa mga barangay na nasa loob na ng mga barangay road ang aming clearing. So yung sa National Highway, yung from Laurel hanggang doon sa may munisipyo, hanggang doon sa may Naputol na Tulay, malinis na po yun, sir? Po, at nasa gilid na lang ang aming pinapos. Mm-hmm. Yung mga gitna, okay na, nasa gilid na lang both side. Ang aming mga kinukuhang buhangin. Mm-hmm. At possible na po ang ating mga sasakyan. Opo, saan po dadalhin itong mga lupa, mga buhangin na nakukuha po? Po kami nagtatambak doon sa may Naputol na Tulay. Mm-hmm. At dinadala ang mga lupang nakukuha namin. Oh, po. Sa ating mga clearing. Ano po ang plano doon? Ang dami po mga nasirang kalsada, mga tulay dyan. Ano po ang plano? May plano na po ba kung kailan ito itatayo muli? As per sa nag-assist na po ang DPWH natin, galing Manila, kasama po yung district ng DPWH, at sabi naman nila ay as soon as possible ay gagawa nila ng parang kahit temporary lang muna. Opo. May kuryente na po ba, Mayor, sa Laurel? Based po doon sa mga ilang barangay pa po ang wala. Mm-hmm. Yung mga Bugaan West, halos yung pong na-affected po talaga ay sa ngayon ay wala pa rin pong susupply ng kuryente. At kayo ay marami pa rin mga residente na sa evacuation centers? Opo, marami pa po kaming residente, pero ngayon po nagpapasis na po kami na kung sino ang gustong umuwi, ay pinapapayagan na po namin by next week. Uh-huh. At ang pinaproblema na lang po natin ay yung wala talagang uwi ang bahay. Oo nga po. Eh paano po yun, yung mga nawalan talaga ng bahay, gano'ng karami yung mga ito? Ayun na nga po, kinakausap namin at kung ano di mag-stay at para po dito maalagaan po ng lokal na pamahalaan dito sa aming evacuation. Oo. Pero may plano po ba, may programa kayo para sa pabahay in coordination with the National Housing Authority, sir? Apo, kami po ay nakikipag-communication sa ating mga national, sa ating national agency. Mm-hmm. Na bigyan kami ng tulong kung kinakailangan sa madaling panahon na
magkaroon po ng siyempre kailangan natin mga construction material para po maibigay po natin doon sa mga gusto magsimula po uli na aming mga kababayan na makapagpagawa sila ng bahay. Eh kumusta po? May mga nagdo-donate na po ba ng mga construction materials? Kasi mga pagkain, alam ko, may mga dumarating talaga tuloy-tuloy. Pero yung mga kailangan sa pagtatayo muli ng bahay, meron po bang mga dumarating na construction materials? Sa ngayon po, marami pong private at saka government na kami po ay may mga sinabihan na, may mga letter na po kami. Sa pagkain naman po, okay, wala naman po problema. At sabi ko nga po ay yung mga affected area, pinadadala ko na po sa bahay-bahay lahat ng relief goods. Ayun. With coordination sa barangay captain. At para lahat po ay mabigyan ng house na apektado po sa mga barabarangay. Opo. Kumusta ang munisipyo ngayon? Malinis na po ba? Magagamit na po uli? Based on sa aming meeting yesterday as of 9 p.m. sa gabi, based sa report ng aming team, alos nasa 80% na nalilinis na kasama namin ang mga taga MMDA. Oo. So may nandiyan din pa lang MMDA, you know? Apo, pinadalhan po tayo ng MMDA. Sila po ang nagki-clearing ng aming municipal compound. Kasama po ang aming mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Okay. Ngayon, Mayor, marami talaga ang hindi makapaniwala na sasapitin ito ng Laurel na halos natabunan nyo ng lupa, ng mga troso ang bayan nyo. Natukoy na ba kung saan nang galing? Bakit ganito katindi ang naging pinsala sa inyo? Meron bang dyan ba sa lugar nyo sa Laurel? Ay, kasi ang usap-usapan nyo yon, may quarrying operation sa taas ng bundok, may illegal logging. Ano ba talaga ang dahilan? Meron ba kayong nais pa imbestigahan? Sa ano, based din, hindi lang naman po dito sa Laurel nangyari. Yan nga po. Kaya base nga po doon sa ano natin, sa ating assessment, sobrang buhos po ng tubig, sobrang lakas ng ulan, volume. Kung sa ano kami nasa baba, kami sumasalo lahat na galing sa taas. Opo, at yun nga, galing din, kasi nanggagaling sa part ng Lemery, sa taas, nanggagaling sa part ng Cavite, bumababa lahat dito. Nakita ko nga po yung daming landslide doon sa taas. Napakaraming parang kinamot, parang kinalay kayong bundok sa dami ng landslide. Apo, yan po ay bundok na hindi po nagagalaw ng tao. At saka hindi po, kung mayroon mang sasabihin illegal logging, hindi po po pwede dito illegal logging kasi nasa pagitan po kami ng Tagaytay at saka ng Laurel. Hindi po kakapag-operate ang mga illegal loggers po natin dito. So, pinabubulaanan nyo yung mga kumakalat na balita, lalo sa social media, na may illegal logging dyan, na may quarry operations, kaya nangyari ito? Apo. Kasi, unang-una, ako po, first timer ng as a mayor. Kaya, ito po, iniisip namin ng paraan na talagang gusto po namin sana. Ito po ang aking dadaing sa ating national government. Na sana po talaga maayos po natin yung mga daanan po ng baka. Ayun, oo. Kasi po, yun po ang ating problema kasi sabi ko nga ho, kailangan po talaga lalo na yung may mga malalaking ilog, dapat po talaga maayos natin ang mga riprap para at least yung daloy ng tubig kahit sa sobrang laki papunta sa kami, may lawang pupuntahan. Kaya napaka ang problema nga lang natin ang ating mga yung pinaka-kanal lagnas ay wala po tayo mga retrapping sa gilid. Or yung po, may mga retrap naman po itong malapit sa lawa kaso nadala rin ng baha. At saka mababaw na mga ilog dyan. Dapat nang hukayin, palalimin. Opo. So, kasi meron din sinasabi nila na dahil daw sa tindi na ng development urbanization doon sa kabundukan sa taas ng Laurel, doon sa may mga development niya, subdivision, may mga tinatay ng mga building. Hindi kaya ito daw ang dahilan kung bakit rumagasa yung mga kahoy, nagkaroon ng mga landslide, tsaka yung hindi na nasipsip, hindi na kinayang sipsipin yung tubig sa kabundukan, kaya rumagasa sa baba at naapektuhan ang Laurel, Talisay, Agoncillo. Oh,
siguro may mga development sa taas at ngayon hindi kailangan natin talaga malaman kung ano yung katotohanan. Dahil yan ay matagal na po dyan na na nakapag-establish ang ating mga development sa taas. Or kaya isa rin yun sa pwede. Dahil lang yung mga puno na sobrang lalaking bumaba dito sa bayan na nanggagaling sa taas. Opo. Ayun. So, kayo ba'y nakipag-ugnayan na po sa DENR para masilip itong nangyayari doon sa kabundukan ng Laurel, sa may pagitan ng Laurel, Tagaytay? Bali, may schedule po sila. Inihintay po namin na sila bumaba dito para ma-assess po nila yung ating mga kabundukan. Ayun, oo. Masilip natin. Kasi para matahimik na din yung mga kababayan natin na nagkakaroon ng pagdududa, Mayor. Laging napuputukan ay LGU, so mas maganda talaga maklaro natin ito sa ating mga kababayan kung ano ba talaga yung naging sanhi, kung bakit tumagasa ang mga kahoy, ang baha at mga putik dyan sa maraming bayan sa Batangas, particular na sa Laurel, Mayor. Apo, apo. Apo. So ano po ang mga pangangailangan pa ng Laurel ngayon, Mayor? Yun nga po, at ako po ay yung pong ating mga mini bakho, mini dump truck para naman po papasok namin yung mga barabarangay. Kaya po ako ay nakikipag usap muli sa akin, sa ating po mga private or national government na madagdagan namin yung mga mini bakho. Kasi kaya mini bakho may maliliit yung daan, daan na gusto namin mapasok, at kawawa naman po yung mga talagang natabunan ang bahay na hindi naman kaya talaga sa ano. Oo. Sa mano-mano na mga manpower. Kaya po talaga may mga equipment. And ako, isa pala sa nalubog dyan ay yung cemetery nyo. Ay, papanong undas ngayon po dyan? Apo, based to sa aking ikot kahapon ng 6:30 a.m., talagang yun po ay amin ang pinagmitingan na kailangan po talaga heavy equipment din po ang kailangan namin doon na maalis po yung putik sa mga puntod ng mga namatayan. Opo, opo. Sige po, Mayor Lindon Bruce, dalangin po namin na tuloy-tuloy na ang recovery, ang pagbangon ng bayan ng Laurel na talaga pong pinalubog, pinadapa ng bagyong si Christine. Mag-ingat po kayo dyan, Mayor. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Dennis Tato. Ingat po, ingat po. Si Mayor Lindon Bruce ng Laurel, Batangas. Kumuha muna tayo ng update sa lagay ng ating panahon. May bago bang bagyong binabantayan? Nasa linya natin ang ating PAGASA weather forecaster, si Benison Estareja. Good morning, Benison. Good morning, Sir Dennis. Ngayon din sa ating mga taga-subaybay. After po nitong si Bagyong Leon, ay wala naman tayong minomonitor na panibagong bagyo po sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Ang umiiral na weather system ngayon at hanggang bukas ay asahan pa rin natin yung easterlies o yung mainit na hangin po galing sa silangan. Magdadala ito ng mainit na panahon, lalo na po pagsapit ng tanghali, at nagdadala lamang ng mga pulupulong mga paulan at mga pagkilat pagkulog, lalo na sa may eastern section ng ating bansa. Then sa kalagitnaan po ng linggo, ng susunod na linggo, asahan naman natin yung pag-iral ng northeast monsoon. Possible po magkaroon tayo ng epekto dito sa may northern Luzon, at magkakaroon din ng mga mahihinang ulan sa may parts ng Cagayan Valley, sa may parting Aurora. And then ang natitirang bahagi ng northern Luzon, meron mga pulupulong mga pag-uulan lamang. And patuloy pa rin ang epekto ng easterlies over the rest of the country, lalo na sa may silangan parte. Ngayon muna, latest mula dito sa weather. Ayun! So pwede na tayong gumalagala, mamasyal-masyal, wala nang sama ng panahon, Benison. Yes, pwede natin sabihin yan. Wala namang problema. Sana all. Sana all. Nakagala. Kasi nakikita ko, lagi ka nasa galaan din eh. Ingat-ingat lagi, Benison. Mag-ingat ka. Ingat din po. Thank you. Yan. Thank you. Si Benison Estareja, lagi ko nakikita yung post niya sa Facebook. Marami din pinupunta na itong mga probinsya na nakakatuwa naman. Okay, oras natin, 5:22 ng umaga. May makakausap na tayo. Commercial. Okay, si commercial muna tayo sa ating pagbabalik. Ang iba pa nating makakausap, update sa ginagawa po o epekto nitong bagyong si Christine.
tayo sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Balik po tayo sa Yan Tayo, 5:25 ng umaga. Jong Largado ng BAFM Occidental Mindoro. Nakikilig sa atin. Napapakinggan daw tayo ngayon sa Occidental Mindoro BAFM. May barko po, cargo vessel, na nawawala malapit sa Occidental Mindoro. Ito daw ay galing sa Palawan. Lulan ang 10 crew at mga kalabaw. Nung kasagsagan ng bagyong Christine, ito ay magse-shelter sana o magkukubli. Pero mula noon ay hindi na ito na-contact noong October 22 pa. Hanggang sa may mga natagpuan ng apong mga naglutangan na mga patay na kalabaw diyan sa Maypaluan, Mamburao at San Jose Occidental Mindoro. May mga nakita na ding mga life jacket at mga life ring na may pangalan ng barkong nawawala, yung MV Santa Monica A1. Na mula sa Taytay, Palawan. Ngayon, ang Philippine Coast Guard ay hindi pa masabi kung lumubog na ito, itong barkong ito. Ilang araw na na nangyari na may mga natagpuan na, pero wala pa rin kumpirmasyon ng Philippine Coast Guard kung nasa sana itong barko, kung lumubog na nga ba dahil nawala daw ng communication. Pero yung Coast Guard, nagpalipad na din ng aeroplano, ng helicopter para galugarin yung parte ng Palawan hanggang doon sa Occidental Mindoro, pero wala po talagang natagpuan. Yung mga residente ng Paluan at Mamburao ay nagre-report na na may mga nakikita na mga lumulutang na bangkay ng tao, kalabaw, pero hindi pa rin ito makumpirma at hindi rin nakuha dahil hindi daw mapuntahan ng Coast Guard at malalaki yung alon. So sinusubukan natin kumuha ng panayam sa Coast Guard Occidental Mindoro. Kahapon ay umuo na siya, pero bigla ngayong umaga ay ayaw na magpa-interview. Nandiyan na, pumayag na. Ayan. Sabi mo wala eh. Masyado kang matampuhin. Nandiyan na. Ayun, nandito na. Nasa linya na po natin. Nakausap ko naman to nung nakaranas si Ensign Kenneth Bungabong. Ang station commander ng Coast Guard Station Occidental Mindoro. Ayan. Mamaya makakausap din natin yung kamag-anak. Okay. So ito muna. Mga kaibigan natin sa Philippine Coast Guard, Ensign Kenneth Bungabong, station commander ng Coast Guard Occidental Mindoro. Magandang umaga po sa inyo, sir. Sir, good morning. Ayun. Ensign Bungabong po ng Occidental Mindoro po. Apo, ay kumusta na po? Ano na po ang balita dito sa MV Santa Monica A1 na hinahanap? Lumubog na po ba ito? Kumpirmado na po ba, sir? Right now, sir, still confirming, sir, regarding sa missing cargo vessel of MV Santa Monica. Okay. There's no reported, sir, na yung such vessel is lumubog. Until now, sir, is allegedly missing pa rin siya, sir. So, missing? So, ang taken po ng Coast Guard Occidental Mindoro, sir, is to gather some information, sir. Mm-hmm. Nag-conduct sila ng shoreline patrol operations. Mm-hmm. Nagtanong-tanong din sa mga fisherfolk, sir. Mm-hmm. That might be lead, sir, sa information related sa missing cargo vessel in Santa Monica A1, sir. Pero itong mga taga-Paluan, taga-Mamburao, taga-San Jose, may mga report na may mga nakikitang patay na kalabaw na naglutangan, may mga reported ding may mga nakikita mga bangkay ng tao. Nakumpirma na ba ito, sir? Yes, sir. Kahapon, sir, there are dead bodies of carabao, sir, na nag-drifted sa vicinity shorelines of San Jose, sir. Mm-hmm. Na-recovered nila, sir. Barangay such as Barangay Pag-asa, Bubog, sa Iling Island, sir, may mga nakita na rin mga dead bodies of carabao, sir. Gano'ng karami na, sir, yung nakita? Sa San Jose, sir, based sa reported, sir, 9 carabaos na. And may mga life jacket na ding nakita na may pangalan ng barko, may mga life ring na rin nakita, may mga tangke ng LPG. So kahit po may mga galito na mga nare-recover, ay hindi pa rin natin masabi kung lumubog na itong barko? Yes, sir. Tama po yun, sir. Kasi hindi pa siya enough na information, sir, kung saan talaga yung
kung sakali mang lumubog, di natin alam, sir, kung saan. Pero until now, sir, nag-stick kami, sir, sa missing. Oo. Missing pa rin yung Santa Monica, sir. So, ilan ang sakay nitong tripulante, sir? Sampo, sir, including the captain. Oo. So, paano nangyari ito, sir? Saan galing ito at saan patungo nung mangyari? Kailan po talaga ito nawala pa, nawala ng communication? Based sa natanggap namin information, sir, noong 22 pa yan umalis. Mm-hmm. Then, ang next port of call niya, sir, is Manila. So, oh. Ang intention na lang niya man, sir, is to take shelter. Oh, so, oh. Based sa statement ng mga relatives, sir, 23 nila pa, hindi pa na-contact. Mm-hmm. So, I hope, hopefully, sir, na ngayon, simula kahapon, sir, feasible na yung weather sea condition dito sa Mindoro waters. Mm-hmm. Kami ng seaboard patrol operation, sir. Mm-mm. So, ang magiging target areas namin, sir, all coastal barangay, sir, maikuta namin, sir. Oo. Eh, ito galing Santa Cruz Port sa Taytay, Palawan. So, medyo malayo, ano, sir? Tapos, bakit dyan naglutangan kaya sa Occidental Mindoro yung mga patay na kalabaw? Gano'ng karaming ang kalabaw ito, sir? Ang recovered namin na kalabaw right now, sir, is 10, sir. Oo. Wala nung may reported na dead bodies, na yung dead bodies of kalabaw, sir. Pero ilan yung total na sakay nito, sir? About more than 100 carabao, sir. 100 carabao. So, ibig sabihin, nung may mangyaring galitong insidente, nasa part na siguro ng area ng Occidental Mindoro, yan, yung barko. So, doon kayo nakafocus sa area ng Occidental Mindoro? That's inaana pa namin, sir, yung still now, sir, naggagawa pa rin kami ng ng information, sir, to gather, sir, kasi there are some fisher folk, sir, na lumalaot naman, sir. Oo. So tatanong-tanong kami, sir, kung mayroon ba silang mga nakitang mga any signs na debris or items that might be related to the MV Santa Monica, sir. So yung report na may mga nakita ng bangkay ng tao, hindi pa makumpirma, sir, no? Hindi pa siya confirm, sir, until na hindi pa namin na-recovered, wala. So ngayon, sir, maganda ng sea conditions ng area. Tuloy pa rin, sir, ang seaborne patrol operation, sir. Oo. Kasi, sir, kailan yung huling communication? Tinry nyo bang tawagan itong kapitan ng barko sa True Radio? Wala rin sumasagot, sir? Wala, sir. The operations from CGSS Mamburao conducted ng radio challenge, sir, transiting. Mm-hmm. Ang radio challenge all vessels, sir, transiting in the Mamburao and Palawan waters. So, wala din silang natanggap, sir, na any distress during that time, sir. So, nung nagtanong-tanong kami, sir, sa mga vessels na transiting, wala rin silang nakitang any signs of debris, sir, na might be related, sir, sa MV Santa Monica. Walang distress call na natanggap ang Coast Guard. So, ano na kaya ang nangyari dito sa barkong ito kung hindi lumubog? Asan ito? At kung ito may sumadsad lamang o nasa isang area lamang, bakit hindi sila makagawang makakontakt? Hopefully nga, sir, kung sakali man lang na ganyan ang nangyari. Pero until now, sir, hindi pa namin na-confirm hanggat walang any reported sa amin, sir. Uh-oh. So, close coordination naman po kami sa Palawan, sir. Actually, sir, nag-conduct din sila ng aerial surveillance. Mm-mm. So, depende naman sa availability ng panahon, sir, kung sakaling maulap. Mm-mm. Sige po. So ngayon ay tuloy-tuloy po ang search and rescue operations sa barko, sa MV Santa Monica A1. Yes, sir. Inatasan ko lahat, sir, ng mga substations ko sa buong province, sir, na mag-conduct sila ng seaborne patrol operations, mag-gather ng information sa lahat ng mga coastal community, including the fisher folk. Pwedeng makapag-lead ng information sa amin, sir, na might be related sa missing cargo vessel MV Santa Monica A1. Okay po. Maraming salamat po sa inyo, Ensign Kenneth Bungabong, ang Station Commander ng Coast Guard Station Occidental Mindoro ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Good morning. Good morning po. Ngayon naman po, nasa linya natin ang kaanak ng isa sa nawawalang crew ng barko
na MV Santa Monica A1 si Ma'am May Jen Abalye. Magandang umaga sa iyo. Tama ba, May Jen? Magandang umaga po. Opo. Kayo po, inasan ngayon, ma'am? Ito po ngayon sa Dumaran po. Nasaan po, ma'am? Sa Dumaran po. Dumaran, saan po yan? Sa Leyte ba? Iloilo? Hindi po, dito po. Banda sa may Puerto Princesa, Dumaran po. Ah, Dumaran sa Palawan. Puerto Princesa City, opo, Palawan. Palawan po. Opo, sino po yung kaanak nyo dun sa nawawala? Kapatid ko po. Oo, ano pong trabaho niya doon? Ano po siya doon? Kasi parang kusumero, di ba? Kusumero po siya doon. Oo, eh kailan nyo po huli nakausap? Anong pangalan po ng kapatid nyo? Abadon Junior Abali po. Opo, kailan po huli nyo nakausap siya? Nung ano po eh, nung 21 po siya, sabi ko po sa kanya nung 21 ng ano, nung umaga po sabi ko, Bim, ingat ka dyan. Tapos nung ano, tag iladen ko po siya na ano, na chat ng ganun, tapos nag ano po siya, nag-reply po siya nung ano na 5.8 a.m. October 21 din. Tapos yun lang po, wala na po siyang ano sa akin, 21. Yun lang po talaga, wala na po talaga akong contact sa kanya. Hindi ba niya nasabi kung nasa sana silang lugar, kung anong kondisyon nila? Wala na po eh. Wala na po siyang ano, kung ano eh, hanggang doon na lang po talaga nung 21. Ah, taga saan yung iba pang mga kasamahan ng kapatid mo? Saan din sila? Taga dyan din ba sa Palawan? Yung iba po, dito din po yata. Yung iba kasi, hindi ko kasi yung kilala eh. Oo. Eh, nakipag-ugnayan na ba kayo doon sa Coast Guard at anong sabi sa inyo? Wala po pa akong update po sa kanila. Yung iba po kasing nag-ano po doon sa kanila. Ina-update lang din po nila ako kung ano po yung ano na. Oo. Eh, ilang araw na itong nawawala. May Jen, no? Yung may-ari ng barko, yung Synergy. Synergy, ano ba ito? Anong sabi sa inyo? Wala nga po nga akong update doon. Wala po kung ano doon sa may-ari ng barko. Nag-antay din po ako ng update ng ano kung ano po yung ano po ng barko eh. Naghihintay din po ako eh. Hindi kayo hinaharap? Hindi kayo binibigyan ng update? Hindi po. Sa makasamahan ko na lang po sa GC. Doon na lang po ako naghihintay ng update kung ano na po yung nangyayari, kung hahanap na po ba sila. Oo. Ang katagal-tagal na po, hanggang ngayon wala pa. Oo. Eh, hindi kayo hinaharap, hindi kayo kinakausap. Ano sabi ng mga kasamahan nyo, yung mga ibang kamag-anak? Ano daw sabi sa kanila? Yun po. Sa GC na lang po, nag-aantay po kami ng ano kung ano po yung patuloy pa rin po pa yung paghahanap. Oo. Ganun po, dun na lang din po ako naghihintay ng ano, ng update. Ay, nabalitaan nyo na ba itong mga natagpo ang patay na kalabaw at mga life jacket sa Occidental Mindoro? Opo, nabalitaan ko na po. Hindi ko nga po alam kung kanila po talaga yun. Ay, anong plano nyo? Kayo ba'y gustong pumunta ng Occidental Mindoro? Ay, gustong-gusto ko rin po. Paano po kasi napakalayo. Sige, May Jen, manawagan ka sa Philippine Coast Guard at sa may-ari ng barko at doon sa mga posibleng na nakakakita o nakakaalam sa kinaroroonan ng kapatid mo at ng iba pang crew nitong MV Santa Monica A1. Baka may gusto kang sabihin, lalo na sa Coast Guard. Sa akin ang sana po, mahanap na po sila sa madaling panahon. Napakatagal na po kasi. Hindi ko po alam kung ano na po yung nangyayari sa kanila ngayon, kung buhay pa po sila o patay na. Sana nga po mahanap na po sila eh, kasi ramdam ko na ligtas pa po sila. Ramdam ko na nandyan lang po sila, napapadpad lang po kung saan-saan, hindi lang po mahanap. Sana naman po mahanap naman po sa madaling panahon kasi napakatagal lang po, ilang araw na po talaga hindi pa po sila nahanap. Kahit isa man lang sa kanila. Ito bang kapatid mo ay may pamilya, may asawa at may mga anak? Wala po. Ilang taon na ito? Nag-18 pa lang po siya nung
August 29 po yata. Oh, bata pa, oo. Napakabata niya po. Nag-18 pa lang po siya noon eh. Mm-mm. Oo. Ah, sige. Ano mo, anong gusto mong sabihin niya yon doon sa may-ari ng barko? Eh, baka naman pwede kayong harapin. At i-update man lamang, Mayjen, para kayo mapakampante ang kalooban. Ano nga po? Wala bang tulong na ibinibigay sa inyo? Wala pa po. Yung na lang po talaga yung ano sa kanila, yung tag-antay po ako. At di, sana po, sana maano na, mahanap na po talaga sila. Ilang araw na po talaga. Oh. Sige. Sige, Mayjen, at magfa-follow up din kami sa Coast Guard. Kanina naman binanggit sa atin ang Coast Guard Mindoro na patuloy yung kanilang aerial and shoreline search at naka-alert na rin lahat ng Coast Guard Station doon sa Occidental Mindoro. Ingat kayo dyan, Mayjen, at makikibalita ulit kami sa inyo. Ano? Ingat kayo. Sige po, salamat po. Si Mayjen Abalye, ang kaanak po ng isa sa nawawalang 10 crew ng barkong MV Santa Monica A1 na galing nga pong Taytay, Palawan patungo sana Metro Manila, pero nitong mga nakalang araw ay natagpuan niya yung mga naglutangang patay na kalabaw na lula nito sa may bahagi ng Occidental Mindoro. 5:41 po na umaga, magbabalik po ang Yan Tayo. Yan Tayo sa Teleradio Servisyo at Radyo 630. Balik po tayo sa Yan Tayo. Ako rin po, ako pa rin po inyong kasama, Dennis Dato. Wala pa rin si Noel Alamar. Nasa bakasyon pa rin. At ngayon po ay balikan natin ang Balete, Batangas. Nasa linya po natin ang head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Makikibalita tayo kay Ma'am Jocelyn Tangpus kung ano na ang lagay ngayon ng kabuuan ng Balete sa naging epekto ng bagyong Christine. Magandang umaga po, Ma'am Jocelyn. Magandang umaga po, Sir Dennis. Opo, kumusta na po ang Balete ngayon? Sa ngayon po ay patuloy ang aming rehabilitation and recovery effort na ginagawa po dito sa aming bayan. Mm-mm. Gaano po kalawak ang naging pinsala ng bagyong Christine dyan sa Balete? Apektado po ang buong bayan. Yung pong aming 13 barangay ay talaga pong severely damaged, lalo po yung malalapit na barangay sa lakeshore. Oo, at may mga naputol daw na tulay at mga baywalk na nasira? Opo, yung pong aming Magapi Bridge na nagdudugtong sa dalawa naming barangay ay nasira. Ganon din po yung aming seawall at circumferential road sa Barangay San Sebastian at Barangay Sala. Oo. Pareho po yung masira dahil po sa bagyong Christine. Oo. Paano po yung mga residente ng dalawang barangay na nawala ng tulay? Paano po sila nakakalabas ngayon? Ang ginawa po ng ating lokal na pamahalaan ay mabilis ang nagpatayo ng temporary na tulay. Yun po ay sa mga materials na gawa ng nakawayan at mga kahoy para lang po ay magkaroon ng temporary na daanan ng ating mga tao. Kaya po nakakalusot na yung ating mga two-wheel vehicle katulad po ng ano, ng motor at nakakadaan natin po ang tao. Ay, kumusta naman po ang supply ng pagkain sa Balete? Lalo na doon sa mga nasa evacuation centers, may mga tulong pa rin po ba ang dumarating? Opo, marami po at sa katunayan po ay patuloy pong dumadating ang tulong. Hindi lang po mula sa lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Ganun din po may mga nagpapaabot ng mga individual at private organization sa ating mga kababayang naapektuhan ng bagyo na nasa evacuation center. Ma'am Jocelyn, doon sa 6 na nawawala doon sa may isla sa Sitio Chaten, ano ito? May plano bang ihinto na ang paghahanap o magtutuloy-tuloy pa rin po? Magtutuloy-tuloy pa rin po, sir. At yun po ang plano ng ating lokal na pamahalaan. Hindi po natin ihihinto ang pagpapa
search and retrieval na operation sa Sitio Chatin. Mm-hmm. At yun po ay hindi natin ipitigil. Oo. Doon sa pinangyarihan ng insidente, nakita ko kahapon, Ma'am Jocelyn, na talaga palang napaka landslide at flash flood prone areas yung area na yun, pati siguro yung ibang bahagi ng Sitio Chatin. Paano ang mga naninirahan doon? Saan po ililipat? Actually po, yan po ay matagal nang naplano ng ating lokal na pamahalaan. Hmm. At meron na pong relocation site, may housing, may settlement area na po ang mga pamilya doon po sa Sitio Chatin. At yun po, unti-unti na nating ililipat ang mga tao doon at mga nakatira doon sa area po na kung saan na-identify po ng ating lokal na pamahalaan para po dalhin sila sa mas ligtas na lugar. Oo, so wala lang balikan po, hindi na po pababalikin sila doon. Opo, opo. At hanggat maaari po nga ay unti-unti. Kung hindi man po lahat na mailipat kaagad natin sila, ay unti-unti po. Ilang-ilang mga kabahayan ang ating mailipat na. Ilang pamilya po ito, ma'am? Bali po, ang naka-identify po natin ay 137 households and 202 families. Mm-hmm. Naka-identify po natin sa Sitio Chatin na ating pong ililipat sa ating settlement area. So meron na kayong natukoy na lugar na paglilipatan, ano po? Apo, meron na po kaming tukoy na na paglilipatang barangay. Ito po yung Barangay Solis at meron din po kaming housing area sa Barangay Makina. Mm-hmm. So ilan na po itong aming mga resettlement area na pwedeng paglipatan sa aming mga kababayan. So malayo na sa gilid ng lawa. Opo, opo. Oo. Malayo na. Ay sana ay pumayag sila na lumipat na. Baka mamaya may mga magmatigas na ayaw umalis doon dahil nandoon ang kanilang kabuhayan. Opo nga, yun po yung medyo challenge sa amin. Mm-mm. Pero sa pangyayari pong ito, ay marami na po ang nakumbinsi namin na talagang lumipat na. Dahil nakahanda na naman po yung mga bahay na kanilang titirahan. Oo. Ay gano'n pa po ba karami nasa evacuation centers dyan sa Balete? Bali, may dalawa pa po kaming existing na evacuation center. Mm-hmm. At ang total po na mga IDPs at mga evacuees po namin ay nasa 254 families. Ito po ay mula sa tatlong barangay namin na mostly affected by Christine. Mm-mm. Ang tatlo pong barangay na ito ay yung pong Barangay San Sebastian, mm-mm, Barangay Loob at Barangay Sala. May kabuuan pong 254 families. Oo. Ang nasa evacuation center pa. Ay, may mga sapat po bang pagkain sila doon, Ma'am Jocelyn? Apo, patuloy po nating dinadalhan at pinibigyan ng pagkain at mga pangangailangan nila itong mga pamilyang ito. Bukod pa nga po sa mga tulong na nanggagaling sa iba't ibang local government, mm-mm, at mga NGOs. Opo, patuloy naman po natin silang tinutulungan doon sa mga evacuation centers. At si Mayor Maralit, Wilson Maralit, ay talagang hindi papayag na hindi mabibigyan ng ayuda at magugutom. Opo nga. Talaga pong ang ating mayor ay personal na pinupuntahan at binibisita yung ating mga kababayan. Oo. Kahit po yung mga nasa in-house, mga naka-in-house nating apektado ng Bagyong Christine. So ano pa po ang mga pangangailangan ngayon ng bayan ng Balete? Ang talaga pong pangailangan ng ating mga kasama, lalo po yung mga nasira. Nasira yung mga tahanan na totally damaged, ay yung mga housing material para po ma-rebuild nila ang kanilang mga tahanan. Mm-hmm. Di naman pong aming mga nasa evacuation center, lalo na po yung may mga pangangailangan sa gamot. Mm-hmm. Pati na rin po yung sana, kung may makakatulong din po yung kanilang mga sleeping material. Mm-hmm. Dahil po ay mostly nasa mga eskwelahan, nasa covered court po ang aming pong evacuation center. Mm-mm. Kaya medyo po hirap sa mga higaan, mga sleeping materials na kailangan po nila. At higit sa lahat po, tubig. Mm-mm. Tubig na inumin sana.
Oo. May mga magbibigay pa. Ay, kumusta po ba ang ano, ang linya ng tubig diyan? Naapektuhan din po ba? Noon pong kasagsaga ng ano ay nawalan po kami ng tubig. Mm-mm. Pero sa ngayon naman po ay restored na ang aming ano, ang serbisyo po ng tubig sa iba-ibang barangay. Kaya lang, yun nga pong problema ngayon, lalo po sa Barangay Look, nasira po yung linya ng kanilang patubig. Oo, naku. Kaya po yung kanilang nagagamit lang ay di yung mostly ay yung gamit sa araw-araw. Kaya lang wala po silang inuming tubig na pwedeng magamit malinis na tubig. Kaya po tayo ay nagsusupply ng tubig sa kanila, inuming tubig. Oo. Eh, paano yung mga eskwelahan? Magbabalik ng pasok? Eh, saan sila ililipat po yung mga evacuees? Opo nga. Yun nga din po ang aming medyo concern. Pero ayun po naman sa DepEd, ay pwede kami mag-extend sa kanila na provided na meron po kaming ano, meron po kaming request letter for extension ng ating mga evacuees sa kanilang mga sa mga eskwelahang naulit po namin na tinitigilan ng aming mga evacuees. Oo, sige po, Ma'am Jocelyn. Ako, mag-ingat po kayo diyan at dalangin namin talaga magtuloy-tuloy na ang pagbangon ng bayan ng Balete, Batangas. Ingat po kayo, Ma'am Jocelyn. Maraming, maraming salamat po, Sir Dennis. Salamat din po sa patuloy niyong pagtutok dito sa aming bayan. Mm-hmm. Opo. At sa tulong na ipinapadala ng ating mga kababayan. Salamat po. Salamat po, Ma'am Jocelyn Tangpus, ang head ng MDRMO Balete, Batangas. Dako naman tayo sa Paluan Occidental, Mindoro, na nasalanta din ng Bagyong Cristina. Sa linya natin, Mayor Michael Adobo Diaz. Mayor Adobo, good morning. Good morning po. Oo, kumusta na po ang Paluan? Hindi na, wala kaming kalam-alam dito na kayo din pala ay nalubog sa baha dahil sa Bagyong Cristina. Opo, sa ngayong pangyayaring po ito, ngayon lang po nangyari yung ganitong klase ng napakalaki ng tubig na dumaan sa aming bayan. Ay, gano'n po kalaki ang baha na dumaan dyan? Halos lahat pa, halos ang publisyon po ay halos may tubig po, halos malalim po ang tubig. Oo, ay wala namang mga nasa evacuation center? Mayroon po, mayroon po. Ngayon lang pong taong ito, napakalaki po ng bilang ng aming mga evacuees po. Ay, gano'ng karami po ang nailikas dyan? Umigita na 500 tao po ang aming nailikas sa evacuation center. Ano po ang mga napinsala dyan, Mayor? Ano po, mga daan po, mga tulay. May nasira din po tulay, mga bahay. Yan po, mga ganyan po yung mga nasira nga sa aming evacuees. Ang Paluan ay taliman ng sibuyas at palay. So wala din po yun, sira din. Maraming palay po. Sa panahon po ngayon ay mga palay po ang nasira din sa aming bayan. Naku, eh, ano po mga kailangan niya yon ng bayan ng Paluan? Ngayon po ay talagang kami ay nagdi-distribute po ng mga pagkain, mga kailangan ng aming bayan. Katulad po ng mga nasirang bahay ay binabalidate po namin na sa ganun po ay matulungan po namin. Ilang bahay po ang nasira dyan, Mayor? Ayon po sa tala ng aming MDR ay nasa 18 bahay po ang partially damaged. Oo, ay, may mga at tatlo po yung totally damaged po. Ay, may mga landslide din bang naitala? Mayroon din pong landslide na naitala dito sa aming bayan po. Oo. So magkano na pong halaga ng damage sa agrikultura? Umabot po ng mahigit na 40 milyong peso po na damage sa agrikultura dito po sa aming bayan. Ay, nahatira na ba ng tulong ang mga naging biktima, yung mga nasalanta ng bagyo, ng baha? At sa ngayon po, hindi pa po namin nakukompletong bigyan yung mga taong na apektuhan ng bagyo. Oo. Si Congressman Auditariela ay nagpahatid na din daw ng tulong dyan. Opo, nagpahatid na po. Oo. So, nasa state of calamity na ba kayo sa Paluan? Opo, nakapag-declare po kami noong Monday ng state of calamity dito po sa bayan ng Paluan. Nako, malaki pala ang pinsala dyan ng Bagyong Cristina sa Paluan, Occidental Mindoro. Sige po. So, kailangan nyo ngayon ay mga relief goods, pagkain, financial assistance sa Paluan, Mayor? Opo. Sige po, manawagan po kayo, Mayor, sa national government.
Sa national government po, ang bayan po ng Palawan na nanawagan para po mabigyan ng mga food pack sa mga naapektuhan po ng bayan ng Palawan, maging po yung tinatawag natin mga dolly tupad ay mabigyan din po kami. Nasa ganun po ay may isam naman po yung mga kalungkutan ng aming mga kababayan. Mabuti na lamat walang nasawi dyan, Mayor. Wala po, sir. Okay. Mayor, maraming salamat po ha. Ingat po kayo dyan sa Paluan Occidental, Mindoro. Salamat po. Okay. Mayor Michael Adobo Diaz ng Paluan Occidental, Mindoro na nasa state of calamity na rin po dahil po sa pinsalang idinulot ng Bagyong Christine. So matindi-tindi din ang latay ng Bagyong Christine lalo na doon sa sektor ng agrikultura sa bayan ng Paluan. 5:58 na po ng umaga, paano po? Nandito na po si Victoria Tulad. Siyempre, sikat na sikat yan. Kaya kailangan natin kailangan maaga tayo magpaalam at kasama niya ang isa pa rin patuloy na sumisikat na si Christian Yusores sa Anong Ganap. Anong ganap po ang susunod? 6 a.m. Ayan, si Victoria Tulad. Reina ng sementeryo sa Tugatog. Diba? Nandun ka kahapon. Reina ng Tugatog si Victoria Tulad. At sa pangalan po ni Noel Aramar, natapos na po ang dalawang oras na paghatid namin ng balita at impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga kwento pong bumubuo sa kasaysayan ng bawat bayan at buong bansa. Sa pangalan po ng aking partner Noel Aramar na nasa Mindoro pa rin, ako po si Dennis Datu. Kami po ang kaservisyo nyo sa paghatid ng mga balita at pangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa. Anumang panahon, anumang sitwasyon, laging taas no dahil yan tayo. Anong ganap? Susunod na. Yan tayo sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.